Welcome to my channel Joy Dairy TV at kung di ka pa naka-subscribe sa aking channel, please subscribe at pakihit na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking video. Huwag po kayong mag-alala kasi ito namang pictures ay hindi compulsory. Ano po? Kung sino lang po ang gusto. So hindi ibig sabihin mayroon tayo nito. Lahat po ay talagang inuobliga. Hindi po. Kung sino lang po ang may gusto. Ayan. Ang tanong, sino may gusto? Taas kamay. Ayan. Okay. So, walang dahilan para hindi ko ipagpapatuloy ang aking pagpapaliwanag. Mayroon tayong tatlong pictures. Una, yung graduation picture nila, ang tawag doon is toga picture. Nag-usap kami ng photographer, dati kasi dalawang option. Yung walang frame at saka mayroong frame. Yung walang frame ay 250 pesos. Isang malaki yun, 8 area yata yun. Tapos mayroon pang mga maliliit. Tapos yung may frame ay 500. Nung dumating yung item, nagsisi yung mga umorder ng walang frame. Kasi maganda pala yung with frame. Kaya pala 500, napakaganda yung frame. Tapos, isasabit nyo na lang. Hindi na magugusot, hindi na malulubot. Talagang isasabit nyo na lang kaagad sa inyong mga dingding o kung saan po ninyo gustong isabit. So, nakapag-desisyon kami, mga grade 6, na para isahan na lang at hindi na magkaroon ng kalituhan na ito without frame, ito with frame. With frame na tayo lahat. Ano po? With frame, 500 pesos, isang 5R ba yun? 5R, tapos mayroong pang maliliit. Okay, wallet size, kung tawagin. So, klaro ha, 500 pesos yun, with frame na siya. Ngayon, mayroon din tayong tinatawag na class picture. Ang class picture naman, yun yung picture ng buong klase nila. Na sana, suot-suot na nila yung kanilang susuotin sa graduation. Ibig sabihin, nakakomplete uniform yung mga bata. Siyempre, kasama din yung teacher, complete uniform, yung advisor, of course, kasama din natin yung principal. Ulitin ko, hindi po compulsory. Yung gusto lang magkaroon ng remembrance na pagdating ng 60 years old na, yung inyong mga anak, mayroon silang maipapakita doon sa kanilang mga apo. Ano po? Tapos yung pangatlo naman, doon na yun sa graduation. Kukuha tayo doon ng official photographer. So anong pipicturan doon? Yun yung pag-march o pag-processional. Papasok doon sa inyong kanya-kanyang mga upuan at yung pagtanggap ng diploma. Yun lang po. Tapos, 50 pesos din ang bayad noon sa bawat isa. Kung gusto niyo pang magpa-additional picture, bahala na kayo doon sa photographer pagkatapos na po ng graduation. Wala pong magpipicture ng cellphone, pupunta doon sa harapan, magpipicture, wala. Ipagbabawal po natin yan. Ang pagpipicture po ninyo gamit ang inyong kanya-kanyang cellphone ay pagkatapos na po ng graduation. So yun lang naman po ang nais kong ipaliwanag sa inyo. At muli, para wala pong magiging pag-uusap, bulong-bulungan, pagkatapos na ito, inuulit ko, ang picture po at ang pagpapicture ay hindi sa pilitan. Ito po ay kusa. Ngayon, kung gusto ninyo, magpalista po kayo at magbayad sa kanya-kanyang mga advisor. Dahil sa Lunes, mag-uumpisa na po ang ating toga picture. Okay. Pupunta yung photographer, magdadala ng taga-makeup, magdadala ng toga, sila ang mag-aayos sa bata bago pipicturan yung mga bata. Pero, kung gusto nyo kayo ang mismo ang mag-aayos sa inyong mga anak, okay lang, walang problema. Yan lang po. Maraming salamat. Salamat po, Sir Jun. Sana
magulang ang tungkol po dito. Wala po sana tayong maging problema, inuulit po namin, hindi po sa pilitan ang pagpapapicture. Sabi nga, iniisip na natin ngayon mahirap kasi kailangan namin ng pera. Huwag niyo po yung intindihin, huwag niyo pong alalahanin yan kasi hindi po yung problema. Kayo po ang magdidesisyon nun. Kami po ba'y ang anak po ba namin magpapapicture o hindi? Di wala kang problema, wala kang ilalabas na pera. Kusa po yun, kaya sana po wala po kaming maririnig na kung ano-ano man pong abulong-bulungan dyan, kung saan pa darating, kung aabot man ito. Maliwanag po namin, pinaunawa po sa inyo. May mami po na nagtataas sa taas. Mami, sige po, pwede po kayong magsalita. Nasaan po yung ating isang micro? Kung ano ang mga kulang ng ating mga anak. Tama si Ma'am Riza? Okay? So, every year, meron po kaming na-encounter na lagi kong pong sinasamahan sa Office of the Principal. Bakit po? Dahil walang SF10. Ano po yung SF10? That is the permanent record ng bata. So, magmula grade 1 hanggang grade 5, kung ang anak nyo po ay transfer dito or nag-aral sa ibang school, at until na wala pang SF10, patay po tayo doon. Bakit po? Kasi kailangan po yun, chine-check po isa-isa ang documents ng ating mga anak. Especially, yung mga galing ng private schools. Kasi ang private schools po, umaaray po yan sa amin. Tinatanggap po namin ang mga galing po dyan, but kawawa po sila. Kasi yung iba daw, hindi nagbabayad. So, nakarating na si bata, nag-enroll dito ng grade 3, nakarating ng grade 6, walang school form 10. Walang permanent record. So, kailangan po natin yon na ipasa. Meron po kaming deadline. June po yon ang aming check-in. So, once na hindi natin na-accomplish or na-comply po yung school form na yon, ang bata po talaga ay hindi po talaga sinasama sa list of graduates. Hindi rin po siya tutungtog sa stage. Meron pong memo po yan, taon-taon. Okay? So, paano po yan? Eh, nakapasa naman ang anak ko. May honors pa eh. Last year, may honors po na bata. Pero may memorandum na hindi po talaga aakyat yung bata or hindi isasama doon. So, anong ginawa? Kinuha ang Form 137 before the graduation. Sasama po yung bata once na naibigay po ang school form 10. So, sa akin, meron pa. Dalawa pa sa akin. Sa kanila, meron pa. Marami pa po sa grade 6 na until now, wala pa pong school form 10. Or yung tinatawag natin dati na form 137. So, yan po yung sinasabi. Ma, kumuha po ako ng form 137. Diba? So, kung makikita natin, yung mga advisors po natin, kung wala po kayong school form 10, school for 10, di ba ang binibigay hindi po totoong card? Di ba? Ang binibigay po sa inyo ay temporary card. Kasi yun po ang napapaloob sa DepEd memorandum or order. So, hindi po kami magbibigay. Kung hindi po nyo naibigay ang school for 10 na yan, ang ibibigay po namin sa inyo, temporary card, yun po ang bibigbitin nyo sa high school. Alam din ng high school na kayo ay walang SF10 because of that. Kasi nationwide po yun, kahit saan po kayo magpunta. Iisa lang po ang order ng DepEd. So, parang awa yun na po kasi sa totoo lang, sa aming grade 6, napakahirap. Walang birth certificate, unang-unang. Tapos pupunta magagalit pag natapos ang diploma, ma'am, hindi po ito ang pangalan ko. Asan birth certificate mo? Ang binigay mong birth certificate, iba. So, problema po namin yan. Tulad last year, pumunta sa akin ng bata. Ang Christine niya, letter K pala. Ang pinasang birth certificate, letter C. So, kung ano po yung nandun sa birth certificate? So, kung ano yung mga documents na
binibigay niyo sa amin, yun po ang sinusunod po namin. So, isa po yun, Form 137 or the SF10 at saka birth certificate po ang kailangan po namin. So, nag-checkin po kami bago po yan nilalabas yung mga forms namin. Chine-check po yan ng school, ng district, at after that, division po. So, tatlo po ang mag-check ng inyong mga forms. Hindi lang po basta-basta ibibigay namin yan, hindi po. So, need po talaga natin. So, yung mga may problem pa po sa school form 10, pakiayos na po, especially yung mga may pending enrollment. Dahil hindi ko po yun mairi-request sa division hanggat wala kayong form 10. Kasi kailangan po natin yon. So, problema pa yun. Hindi po tayo makakapag-finalize ng buong klase ng school or ng school year kung wala yung isang anak ninyo. So, ano po problema natin? So, yun po. School Form 10 po ang kailangan natin. So, balik tayo sa School Form 10. Aba, nakagraduate ng anak ninyo. Meron ng Form 137, meron ng ano. Magre-request po ang inyong ano. Pinakiusapan kasi ako ng mga kapwa ko grade 6 na sabihin to. So, pag naka-enroll na yung anak nyo sa high school, automatic na po yun na i-confirm na po namin. I-confirm ko na po yun. Titignan ko na lang sa ano LIS, i-confirm ko po yun. Itong batang to, graduate to, i-confirm ko. Once na na-confirm ko, ibibigay ko kay Ma'am Rhea o kay Ma'am Rose yung pangalan ng bata. So sila naman, sila po yung mag-aasikaso na ng Form 137 ng inyong mga anak. Huwag na kayong mag-message or mag-text, tatawag sa advisor na ganito, ganyan. Kahit madaling araw daw, may tumatawag. So, punta na po kayo, or kami mismo, si Ma'am Rhea at si Ma'am Rose, pumupunta sa Rizal High, sa Manuel I, sa REPC, or kahit sa ano, basta within na maabot po namin, hinahatid po ang school form 10 po natin. Huwag na po nating kulitin ng kulitin ang ating mga advisors, yung mga dati nating advisors. Kasi po, wala na po sa amin yung forms ninyo. Sinubmit na po namin sa guidance at saka sa ano, humahawak po ng mga records. So, nagkakaintindihan po ba tayo? Yung mga wala pang school form 10, alam nyo na po yan kasi magmula first grading, kinukulit na po namin kayo. So, pakiayos nyo na po, makiusap po kayo sa dating yung school. Kung private po yan, makiusap po kayo, ayusin nyo po. Kung public, walang problema ang public. Nag-request na po kami doon. It should be sila na po ang magpapadala. Pero yung iba, hindi po talaga nila pinapadala. So yung iba, nasa Taguig, nasa Quezon City, hindi na po namin maabot. Tinatawagan po namin, hindi po makontakt ang...